Magandang araw po sa inyong lahat. Sa tagamasipang purok ng distrito ng Obando, sa punong guro ng paaralang sentral ng Obando, sa mga opisyal ng pamahalaang lokal ng Obando Bulacan, sa mga guro, sa kapwa ko mga guro na lingkod ng bayan, sa inyong mga magulang, at lalo't higit sa inyo, mga mag-aaral na magsisipagtapos ng elementarya. Kung babalikan, taong 1998, gaya ninyo, ako ay nagtapos sa paaralang sentral ng Obando. Hindi ko makakalimutan yon kasi yon ang panahon o ang taon kung kailan ipinagdiwang ang sentenaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ika-100 taon ng Philippine independence. At halos 3 dekada na ang nakararaan nang ang maliliit kong mga paa ay tumuntong sa paaralang sentral ng Obando. Noon ang tingin ko sa aking sarili, ako ay isang buto lamang. Wala kasi akong alam noon kundi ang sumulat ng pangalan, ubusin ang 100 piraso ng isang pad ng grade 1 pad paper, kasusulat ng aking pangalan, o di kaya ay pagguhit ng mga larawan ng kalikasan at ng iba't ibang mga bahay. Pero mapalad ako dahil ipinunla ako ng aking mga magulang sa isang matabang lupa, ang Obando Central School. Kaya, hindi lamang pagsulat ng pangalan ang aking natutuhan, kundi natuto kong magbasa, sumulat, magbilang, makakuha ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mundo, na-develop ang aking kakayahan o talento sa pag-awit. Hindi lang yan, may bonus pa ang pagsayaw at pagtula. Saksi ang nooy entablado sa lumang Gabaldon Building ng OCS at ang napakalawak na oval. Sa gitna ng nakatirik na init ng araw, ang mainit na pagtanggap ng lahat ng Obandenyo at ng mga taong nakatira sa karatig lugar ng Obando na nanonood ng field demonstration namin noon sa Oval. At hindi lang yan. Hindi lamang kaalaman, hindi lamang talento, kundi ang magkaroon ng puso sa aking kapwa. Yan ang naiambag sa akin ng paaralang sentral ng Obando, kung saan naging gabay ko ang aking mga guro. Kaalinsabay ang paggabay ng aking mga magulang. Kaya totoo, ang tahanan at paaralan ay magkaagapay sa paghubog sa mga kabataan. At dahil doon, ang dating buto na napunla sa matabang lupa ay yumabong. Naging isang ganap na puno matapos ang halos 30 taon. At ang puno na iyon ay nagsilbing silungan ng mga tulad ninyong kabataan at nakapagbahagi ng mga bunga sa mga kabataan ng henerasyong ito. Kung babalikan, no, ako'y grade 4, pinaguhit kami ng aming guro noon kung ano nga ba yung pangarap namin. Iginuhit ko pangarap ko na maging isang guro balang araw. 10 taon mula ngayon, ano ko noon, grade 4 ako noon, so 10 taong gulang ako noon, sabi ko, 10 taon mula ngayon, ako ay magiging isang guro. Pero katulad ninyo, ako ay marami ring pangarap. Nangarap akong maging doktor, maging newscaster, maging pare. Pero sadyang, ang Diyos talaga ang direktor ng ating buhay, sapagkat tinupad niya ang pangarap ko nung ako ay nasa OCS. Ang maging isang guro. Isang guro
na kuyahambinga natin ay naging isang puno na malago ang mga dahon at namunga at ang bungang iyon ay ibinigay din sa mga kabataan gaya ninyo. Maraming unos ang dumating din sa aking buhay. Maraming pagsubok, kagaya ng isang puno na tinamaan ng maraming bagyo, malalakas na hangin, malalakas na ulan at iba't iba pang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Pero nanatili akong matatag. Kagaya ng edukasyon sa panahong ito ng pandemya, na patuloy na pinatatatag, na noon akala natin hindi natin makakayanan na matuto, hindi makakayanan ng mga guro na magturo dahil sa pandemyang ito. Pero pagbati sa ating lahat, sa mga guro at sa mga mag-aaral, dahil napagtagumpayan natin ang taon ng pandemyang ito, napagtagumpayan natin ang school year na ito sa panahon ng pandemya. Parang isang puno naging matatag sa paglipas ng panahon. At ang pagiging matatag na yon, mga mag-aaral, ay utang ko sa paaralang sentral ng Ubando. Sa aking mga guro na gumabay at umakay sa akin noon. Saksi ang apat na sulok ng paaralang sentral ng Ubando sa aking paglago, sa aking pagyabong bilang isang mag-aral at bilang isang tao. Hiling ko lamang sa inyo ang pagiging matatag ng isang puno ay nakasalalay kung siya ay patuloy na nakatingin sa pagsikat ng araw, nag-aabang sa pagsikat ng araw. Patuloy tayong tatatag, patuloy tayong yayabong kung hindi tayo makalilimot sa ating maliliit na simula, sa maliliit nating simulain. Ito ay nagsimula sa Ubando Central School. Ang isang bata, ang isang tao, makakamit ang mga pangarap kung patuloy na marunong lumingon sa kanyang pinagmulan. Nawa, sa paglabas ninyo sa paaralang sentral ng Ubando, patuloy ninyong abutin ang inyong mga pangarap. Pero sa kabila ng pag-abot ng mga pangarap na iyon, patuloy kayong lumingon sa nakaraan. Sa nakaraan na may magandang naidulot sa inyo. Ang makulay na pinagdaanan ninyo sa paaralang sentral ng Ubando. Upang kayo, tulad ng isang puno, ay maging matatag sa kabila ng anumang pagsubok, trahedya, sakuna, o maging mga pandemya. Gaya nga ng sinabi sa awit ng paaralang sentral ng Ubando, salamat sa iyo, paaralang sentral ng Ubando. Sa likot man ng mundo ako'y di malilito pagkat ikaw ay nasa akin, ako ay nasa iyo. Karunungang nakuha ko sa iyo ay nagagamit ko ngayon sa pagharap ko sa mundo. Sa aking mga naging guro, maraming salamat po sa inyo. Sa inyo naging paggabay sa akin sa small beginnings. Sabi nga ng Milo, great things starts from small beginnings. At iyon ay nagsimula nang ako ay nag-aral sa Ubando Central School. Patuloy tayong lumingon upang maging matatag. Patuloy nating abangan ang pagsikat ng araw ting umaga na nagdudulot sa atin ng bagong pag-asa upang makamit ang ating mga pangarap. Muli, pagbati sa inyong lahat, mga mag-aaral na magsisipagtapos.